Magandang gabi po sa inyong lahat, mga kapatid. Isama po natin sa ating mga panalangin ang misa intensyon ng pasasalamat nina Maria Leonora Gonzalez and family, Mr. and Mrs. Luis Tuason, Emelita de la Cruz, Feli and Nestor Morito and family, Bobby and Tess Areza and family. Pasasalamat ng Barangay 12 sa pamumuno ni Chairman Edmund Escobar. Pasasalamat ng Isturiz family. Pasasalamat ni James Tomalinaw and Rodriguez family. Pasasalamat ni Cleo Panlilio and family. Para rin sa birthday ni JC Salvador. Isama din po natin sa ating panalangin para sa kapayapaan ng mga kaluluwa ni na Melchor, Corazon, Brian, Enicasio, Lolita, Marcelina, Gavino, Amparo, Paterno Jr., Claudio, Enrique, at lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio. Nagpapasalamat din po ngayon ang Couples for Christ o LPG Chapter, CFC Handmaid of the Lord. Ang parokya ng Birhen ng Kapayapaan at Mabuting Paglalakbay ng Tundo ay labis na nagagalak sa inyong pagdalo sa ating banal na misa bilang isang pamilya. Tayo po ngayon ay nasa hating gabi sa Pasko ng Pagsilang. Ang mamumuno po ng ating pagdiriwang ay si Reverend Father Joel Villaruel, OAR. Magsitayo na po ang lahat. Lord, your name.
Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumain niyong lahat. At sumain niyo rin. Ito ang gabi ng kapayapaan at kagalakan. Halina't ating sabayin si Jesus ang ating Emmanuel. Ang Diyos na sumasa atin sa pagdiriwang natin ng Eukaristiya ng Pasko. Hilingin natin ang biyaya ng kainahunan upang tuluyang manahan ang sanggol na si Jesus sa ating mga puso. Aminin natin na tayo nagkasala at hingin po natin ang kapatawaran ng ating Panginoon. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Sa lupa'y kapayapaan.
Christmas po. Merry Christmas, Pat. Pakibati naman po inyong katabi. Merry Christmas. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pinasikat mo sa gabing ito ang sinag na iyong liwanag na totoo. Pasikatin mo sa amin ang iyong liwanag sa kalangitan na ngayon aming pinatutuloy sa aming pamumuhay. Sa pamamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Ipinahahayag ni Propeta Isaías ang pagsilang ng isang sanggol na magiging Mesiyas at prinsipe ng kapayapaan. Ang kanyang paghahari
ay pang magpakailanman. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Nakatanaw ng isang malaking liwanag ang bayang malaunang nasa kadiliman. Namanaag na ang liwanag sa mga taong namumuhay sa lupaing balot ng dilim. Iyong pinasigla ang kanilang pagdiriwang. Dinagdagan mo ang kanilang tuwa. Tulad ng mga tao sa panahon ng anihan. Tulad ng mga taong naghahati ng nasamsam na kayamanan. Nilupig mo ang bansang umalipin sa iyong bayan. Tulad ng pagkalupig sa hukbo ng Madian. Binali mo ang panghambalos ng mga tagapagpahirap sa kanila. Sapagkat ang panyapak ng mga mandirigma, ang lahat ng kasuotang tigmak sa dugo ay susunugin. Sapagkat ipinanganak para sa atin ang isang sanggol na lalaki. Ibinigay ang isang anak sa atin at siya ang namamahala sa atin. Siya ang kahangahangang tagapayo, ang makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, ang prinsipe ng kapayapaan. Malawak na kapangyarihan at walang hanggang kapayapaan, ang ipagkakaloob sa trono ni David at sa kanyang paghahari upang matatag ito at papanatilihin sa katarungan at katwiran ngayon at magpakailanman. Isasagawa ito ng makapangyarihang Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa ating sumila ngayon, manunubos, Kristong Poon. Sa ating sumila ngayon, manunubos, Kristong Poon. Purihin ang Panginoon, awitan ng bagong awit. Ang poon ay papurihan nitong lahat sa daigdig. Sa ating sumila ngayon, manunubos, Kristong Poon. Awitan ng Panginoon, ngalan niya ay purihin. Araw-araw ang ginawang pagliligtas ay banggitin. Kahit sa ay ipahayag na ang poon ay dakila, sa madla ay ipahayag ang dakila niyang gawa. Sa ating sumila ngayon, manunubos, Kristong Poon. Lupa't langit ay magsaya, umugong ang kalaliman, lahat kayo na nilikha na sa tubig ay magdiwang. Ang bukirin at ang lahat ng naroon ay sumigaw, pati mga punong kahoy sa galak ay mag-awitan. Sa ating sumila ngayon, manunubos, Kristong Poon. Ang poon ay papurihan, pagkat siya ay daratan. Paririto sa daigdig, upang lahat ay hatulan. Tapat siya kung humatol, at lahat ay pantay-pantay. Sa ating sumilang, ngayong manunubos, Kristong Poon. Hinihikayat tayo ni San Pablo na mabuhay ng matuwid at tapat sa mga utos ng Diyos bilang tugon sa kanyang kagandahang loob. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo kay Tito. Pinakamamahal kong kapatid, inihayag ng Diyos ang kanyang kagandahang loob na nagdudulot ng kaligtasan sa lahat ng tao. Ito ang siyang umaakay sa atin upang talikdan ang likong pamumuhay at damdaming makalaman. Kaya't makapamumuhay tayo ngayon ng maayos, matuwid at karapat-dapat sa Diyos samantalang hinihintay natin ang ating inaasahan. Ang dakilang araw ng paghahayag sa ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo sa gitna ng kanyang kaningningan. Ibinigay niya ang kanyang sarili upang iligtas tayo sa lahat ng kalikuan at linisin
para maging kanyang bayan na nakatalagang gumawa ng mabuti. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Balitang masaya, manunubos sumilang na sa ati Kristong Poonsya. Sumain niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, iniutos ng Emperador Augusto na magpatala ang lahat ng nasasakupan ng imperyo ng Roma. Ang unang pagpapatalang ito'y ginawa ng si Sireneo ang gobernador ng Syria. Kaya't umuwi ang bawat isa sa sariling bayan upang magpatala. Mula sa Nazareth, Galilea, si Jose pumunta sa Bethlehem, Judea, ang bayang sinilangan ni Haring David, sapagkat siya ay mula sa angkan at lahi ni David. Kasama niyang umuwi upang magpatala rin si Maria na kanyang magiging asawa na nooy kagampan. Samantalang naruroon sila, dumating ang oras ng panganganak ni Maria at isinilang niya ang kanyang panganay at ito'y lalaki. Binalot niya ng lampin ng sanggol at inihiga sa isang sabsaban, sapagkat wala ng lugar para sa kanila sa bahay panuluyan. Sa lupain ding yaon ay may mga pastol na nasa parang nagpupuyat sa pagbabantay ng kanilang mga tupa. Biglang lumitaw sa harapan nila ang isang anghel ng Panginoon at lumaganap sa paligid nila ang nakasisilaw na kaningningan ng Panginoon. Natakot sila ng gayon na lamang, ngunit sinabi sa kanila ng anghel, "Huwag kayong matakot. Ako'y may dalang mabuting balita para sa inyo na magdudulot ng malaking kagalakan sa lahat ng tao. Sapagkat isinilang ngayon sa bayan ni David ang inyong tagapagligtas, ang Kristong Panginoon. Ito ang palatandaan. Matatagpuan ninyo ang isang sanggol na nababalot ng lampin at nakahiga sa sabsaban. Biglang lumitaw sa tabi ng anghel ang isang malaking hukbo ng kalangitan na nagpupuri sa Diyos. Papuri sa Diyos sa kaitaasan at sa lupay kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya." Mga kapatid ko kay Kristo, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po ang lahat. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ang mukha mo ba ay Christmas na? Pakitingin nga ng iyong katabi at baka yung mukha niya hindi pa Christmas. Ah? Pakiremind.
Kung titingnan natin mga kapatid ko kay Kristo, ang istorya po nating ebanghelyo ay parang masasabi nating medyo may kalungkutan pero mayroon din namang kasiyahan. Po ba? Ngayon sa Christmas po natin, ano kaya ang mga expectations natin sa Christmas natin? What are we looking forward sa Christmas natin? Ano ba yung expectation natin na sana ganito ang Christmas ko? Sana, di ba, kung minsan sinasabi natin na maging totoo lang ang Christmas ko pag ganito ang mangyayari. Mga ano-ano kaya yun yung mga wish natin para sa Christmas? Marami ang nagsasabi dahil nga marami nakauwi na galing sa abroad, no, mga OFW nakauwi na galing sa abroad, sama-sama ang pamilya, sabi nila buong-buo na ang Pasko dahil magkasama na kami magpamilya. E paano naman yung hindi kasama ang pamilya? Hindi ba pwede mag-celebrate ng Christmas? Ha? Sabi nga eh, dapat pag Christmas, punong-puno ang ating mesa para sa Noche Buena. E paano kung walang maihanda? Sabi pa nga eh, kailangan may lechon. Dapat galing ng Cebu. Pwede lang namang Ehlers, di ba? Oo. E paano kung walang may paghanda, walang maihain? Hmm? Dapat walang tulugan to. Eh, inuman. No, inuman hanggang sa New Year na. E paano naman kung walang pambili ng panginom? Wala ba tayong Christmas? Hmm? Gusto nating maramdaman ang Christmas. Gusto nating i-celebrate ang Christmas. Mayroon pa nga nagre-reklamo dahil sabi nga niya, for the first time daw, hindi daw niya makakasama ang kanyang mga apo sa Christmas. Kasi kung saan-saan pumupunta ang mga apo, no? Eh, hindi makasama ang apo sa... So, paano na lang yun? Kung wala kang apo, hindi ka ba pwede mag... Pasensya na po, maliit lang po ang bahay natin. Ano? Dami sa inyo po, nasa labas, iba dito, nakatayo na lang. Eh, sabi nga, sana lahat ay nakaupo pag Christmas. Eh, kaso hindi nakaupo lahat. Pwede pa rin tayo mag-celebrate ng Christmas kahit hindi nakaupo, di po ba? Marami po sa inyo, eh, puyat na, no? Ilang gabi na walang maayos na tulog, tapos eh, marami pa sa inyo, nagsimba ng 4:30 ng umaga, puyat na puyat. Eh, pag puyat, hindi masyado makapag-enjoy. So, walang Christmas dahil walang enjoy, no? Gusto natin yung maingay. Gusto natin yung maraming ilaw. Gusto natin na lahat ay busog pag Christmas. E kumusta naman yung mga kapatid natin na wala nga silang matitirhan, wala nga silang makakain. Hanggang ngayon, naghahanap pa sila kung saan sila kakain. No? Wala kayang Christmas sa kanila. So very short lang po ang sharing ko po sa inyo sa araw na ito. Dahil ang Christmas po ay BBC. Ano yung BBC? Christmas is a birth. Birthday po ng ating Panginoon. Yan, hindi natin yan pwedeng i-deny. No? Si Kristo ay isinilang. Birthday niya. Another B po. Christmas ay isang bata. Christmas is a child. Isang bata, ibig sabihin po, kailangan niya ng mga kumakalinga sa kanya. So sa Christmas na ito, bilang Christmas ay isang bata, sana po lahat ng mga bata ay makaranas, makaramdam ng tunay na pagmamahal at pag-ibig. Sana po walang nagukutom na bata. Sana po walang naghihirap, nagdurusa na bata. Sana po lahat ng mga bata ay may kumakalinga sa kanila. At ang pangatlo po, BBC. Ano yung C? Christmas is for Christian. Kristiyano po ang may karapatan na mag-celebrate ng Christmas.
Dahil tayong mga Kristiyano, ika nga, sinusunod natin ang kagustuhan ng Diyos. Kaya bilang isang Kristiyano, mga kapatid ko kay Kristo, dapat layunin natin sa buhay na ano? Welcome natin si Jesus Christ. No? This is about Christ Himself. He is the center of our celebration. Siya ang sikat. Siya ang dapat sumikat. Tayo ay tagasunod lamang niya. Kaya bilang Kristiyano, pasok Kristo, alis bisyo. Okay, number one yan. Pasok Kristo, alis bisyo. Pasok Kristo, alis. Ano gusto mong paalisin? Alis ang pagkamakasarili mo, pagkamakasarili natin. Pasok Kristo, alis kayabangan natin. Pasok Kristo, alis pagkaingitero natin. Pasok Kristo, alis pagkatsismoso-tsismosa natin. Pasok Kristo, alis pagkamatakaw natin. Pasok Kristo, alis ano yan? Sakit daw. Yung mga sakit-sakit natin. Ano? Ulitin natin yan, ha? Pasok Kristo, alis sakit-sakit-sakit. Pasok Kristo, alis puot at mga galit natin. Pasok Kristo, alis yung kulang sa pagpapatawad. Pasok Kristo, alis ano pa? Wala na? Ha? Baka dito, mayroon pa. Pasok Kristo, alis. Ano daw? Alis daw asawa? Ganon? Ganon ba yun, Ate Jenny? Ah, hindi ba? Joke lang. Pinapagising lang po kayo ni Ate Jenny. So, pasok Kristo, pasok lahat ng kabutihan, pasok lahat ng pagkakaunawaan, pasok Kristo, pasok lahat ng pagpapatawaran, pasok Kristo, pasok lahat ng kapayapaan, pasok Kristo, pasok lahat ng kalusugan, pasok Kristo, pasok lahat ng mabubuting bagay para sa ating lahat. Pasok Kristo, pasok masayang pamilya. Pasok Kristo, pasok lahat ng pagkakaintindihan. Pasok Kristo, pasok yung pagtanggap natin sa isa't isa. Pasok Kristo, pasok ang lahat ng mabubuting bagay para sa isa't isa. Pagpasok ni Kristo, pasok din kaya yan ang iyong katabi o hindi? Sabihin mo nga sa iyong katabi, pasok Kristo, pasok ka rin. Ulitin natin, pasok Kristo, pasok ka rin. Yan po ang Christmas. Ang Christmas ay pagsilang ng ating Panginoon. Nalulungkot tayo kung wala tayong maraming ilaw, nalulungkot tayo na wala tayong maraming pagkain, nalulungkot tayo na wala tayong mga maraming palamuti sa buhay, pero balikan natin ang first Christmas. Ano ba ang nangyari sa first Christmas? Madilim. Masalimuot. Walang tumatanggap kay Jesus. Walang lugar kung saan pwede silang makapagpahinga at ipanganak si baby Jesus. Doon lang sa sabsaban, nakasama niya doon ang mga hayop. Doon siya isinilang. Hindi siya tinanggap ng mundo. That was the first Christmas.
At ngayon, ilang taon na ang nakalipas, sineselebrate natin ang Christmas, but we want it to be a happy one. Why? Dahil noon, hindi tinanggap si Jesus. Ngayon, tinatanggap na siya natin. Kaya, mayroon na po tayong karapatang mag-celebrate ng Christmas. Sino lang yung tumatanggap kay Jesus, pwede mag-celebrate ng Christmas. Ano? So, kung sinong tumatanggap kay Kristo, hindi pwedeng kumain. Bawal kumain para sa hindi tumatanggap kay Kristo. Bawal uminom para sa hindi tumatanggap kay Kristo. Bawal tumanggap ng regalo para sa hindi tumatanggap kay Kristo. So, ngayon, we can say, Happy Birthday, Jesus. Merry Christmas to each and everyone. Dahil si Kristo'y hindi tinanggap noon, pero ngayon, tinatanggap na po natin sa ating buhay. Christ is always with us. Huwag po natin siyang pagtabuyan. Tanggapin at tanggapin natin siya dahil siya lang naman talaga ang ating kaligtasan. Amen? Pakitingin nga sa inyong katabi. Ang nagsindi nitong ilaw, walang iba kundi ikaw. Salamat sa liwanag mo, muling magkakakulay ang Pasko. Ang nagsindi nitong ilaw, walang iba kundi ikaw. Salamat sa liwanag mo, muling magkakakulay ang Pasko. Makulay na ang ating Pasko. Makulay na ang ating Pasko. Yung katabi mo ba, asawa mo? Anak mo? Pakihalik naman po. At sabi po, Merry Christmas po sa ating lahat. Magsitayo po ang lahat. Talagang sinigurado ko po kung asawa mo ang iyong katabi. Kasi baka may halikan mo, mag-away kayo ng asawa mo. Buong pagtitiwala po, papahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ko sa Diyos, Amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ko kay Jesus Christ, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Magsiluhod po ang lahat. Nagkatawang tao siya, lalang na Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen. Magsitayo po ang lahat. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroona ng mga yumao, nang may katlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at uhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Ngayong gabi, ilapit natin sa mapagpalang Ama ang ating mga panaghoy, mga pangarap at mga inaasahan. Taglay ang matinding kagalakang dulot ng pagsilang ng kanyang buktong anak na si Jesus. Sama-sama tayong manalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Matutunan nawa muli ng mga pinuno ng simbahan ang payak na pamumuhay katulad ng kay Jesus na tumupad sa kalooban mo. Ama,
sa lahat ng oras, manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Maghari nawa ang kapayapaan sa lahat ng bansa, gayon din sa aming mga tahanan at sa aming mga puso. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ingatan mo ang mga mahal namin sa buhay na hindi namin makakapiling sa Paskong ito. Mga doktor at nurse sa ospital, mga OFWs, mga sundalo at pulis, mga bilanggo, at ang mga sumakabilang buhay, manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Turuan mo kaming makinig sa mga mahihirap, mga mababang loob, at mga itinakwil ng lipunan. Naway sikapin naming tularan ang ginawa mong paglingap sa kanila. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tuluyan nawang lumigaya sa piling mo, O Diyos, ang mga kapatid naming na mayapa na. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa ilang saglit ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan, pati na rin ang ating pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ama naming Diyos, ngayong gabi nagdiriwang kami sa pagsilang ng iyong anak. Habang ginugunita namin ang kanyang pagiging tao, patawarin mo ang aming mga kasalanan at ihatid mo kami sa kapayapaang walang wakas. Hinihiling namin ito sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Panalangin sa pagbabalik handog. Tanggapin mo, Panginoon, itong aking pag-aalay. Hindi ito abuloy dahil hindi kayo pulubi. Hindi ito kontribusyon dahil hindi kayo nangangailangan. Hindi ito sobra lamang na natira para ialay sa iyo. Itong pagbabalikhandog ay aking pagkilala. Sa iyong kagandahang loob, aking pagmamahal. Sapagkat nagkaroon ako ay dahil ipinagkaloob mo sa akin. Amen. Magsiupo po ang lahat. Kunin mo ang alay
pinapayatalak na sa iyo'y iniluluhog. Kalugdan mo ang mga munting ando, ganda ng pag-ibig at pag-asa sa iyong kapal. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo ang paghahain ngayong Pasko ng pagsilang sa pagpapalitang ito ng iyong kaloob at aming handog. Ang anak mong umako sa aming kaabahan ay siya nawang magparangal sa amit magtampo bilang tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon, sumilay sa amin ang pagkakataong makipagpalitang handog sa iyo ngayon. Inako ng iyong maasahang anak ang pagkatao naming alangan at hamak. Kahit kamatay namin ay kanyang natikman upang kami makasalo sa buhay na walang hanggan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan.
Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabing, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami ang minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasama namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asa sila'y muling magbubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng Mahal na Birheng Maria ni Ina ng Diyos at kabiyak ng puso niyang si San Jose. Kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo. Magpasawalang hanggan.
Magsitayo po lahat. Sa tagubilin ng managkagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Aming kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw na pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mong aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Mga kapatid, yung tunay po at totoo na galing sa puso. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Sa labanan, sa libutan, pawawa.
Siya po ang ating Panginoong Hesukristo ang naparito na noon at ating iniintay ngayon ang kanyang muling pagbabalik. Siya po ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Maaari na pong makadulog ang mga nakahandang tumanggap ng banal na komunyon.
ng dahilan ang bawat oras at minuto. Oh,
Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagdiriwang namin ng maligayang Pasko, pangindapati mong kami makasalo sa pamumuhay ng anak mong kalugod-lugod sa iyo bilang tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Maupo po sa mandali para sa ating pinakahihintay na raffle draw. Excited na po ba kayo? Ngayon na po gagawin ang grand raffle draw kung saan isa sa mga nandito o isa sa mga suswertihin ang maaaring manalo ng grand prize na nagkakahalaga ng 50,000 pesos. Kung hindi man po makuha ang 50,000 pesos, huwag kayong malungkot dahil meron pa rin tayong first prize na Honduras 6.5 cubic feet refrigerator o kaya naman ay second prize 43-inches Skyward Smart TV o ng third prize Honduras 7.5 kilogram automatic washing machine. Kaya siguraduhin po natin na lahat tayo ay nakapaghulog na po ng ating ticket. Muli tayo ay nagpapasalamat sa lahat ng mga sponsor, particular ang mga Couples for Christ, OLPGB Chapter, CFC Handmaids of the Lord and Family, gayon din ang mga ang mag-asawang naghandog sa atin ng ating banal na sanggol, sina Mr. and Mrs. J and Mary Jane Benito. Palakpakan po natin silang lahat. At bukas po, dahil natapat po ang Pasko ng araw ng Lunes, meron po tayong dalawang misa, alas 8 ng umaga at alas 6 ng gabi. At sa darating naman na bisperas ng bagong taon, sa December 31, araw ng Linggo, tayo po ay merong misa sa alas 6 ng umaga, alas 8 ng umaga, at sa hapon naman, alas 5 ng hapon at ang alas 8 ng hapon na solemnidad ni Maria, ang banal na ina ng Diyos. At natapat din sa araw ng Lunes ang January 1, kaya tayo po ay merong misa sa alas 8 ng umaga at alas 6 ng gabi. Ngayon na. Ang una po munang bubunutin ay consolation prize na electric fan. So, ang nakapanalo po ng electric fan ay si may number po na 09228077928. Ito yung telephone number niya. Ang nagbenta po sa kanya ay si Red Kaga Viola, si Ate Fem. So, ang nanalo po ay si Marites Obar. Kapitbahay. Kapitbahay lang to, kapitbahay. Ngayon naman po ay
Third prize, ano nga yung third prize? Smart TV. Ilang pulgada yan? 43? Ha? Washing machine pa to. Ah, washing machine pa pala. Hindi pa pala TV. Ang nanalo po ay taga Delpan, Tondo, Manila. Nakatira po sa tenement ng Delpan. Contact number 09099771698. Ang nanalo po ay si Mr. Orlando Villaflor. Taga-tenement ng Delpan. So, nanalo po ito ng washing machine. Ang washing machine po nasa labas, hindi na dinala dito sa loob. So, si Orlando Villaflor. Wala dito? Ha? Kagawad ba yan? Ay, hindi pwede manalo ang kagawad, di ba? I-close mo muna. Yung kandado, yung kandado. Kandado. Kandado, kandado. Ngayon po ay Smart TV, 43 inches. Nakuha na po. Nasa kamay ko na. Iba talaga yung lagi nagsisimba. Kung hindi ka lagi nagsisimba, hindi kayong nanalo. Kaya nga, ito nga ay lagi nagsisimba. Kaya nga nanalo. 869 Santo Niño Street, Tondo, Manila. Ang telephone number niya ay 0908-256-2829. Ang nagbenta po sa kanya ay galing din po dito sa simbahan, GCM. No? So, ang nanalo ng Smart TV ay si Zenaida Sarto. Nagsiserve po yan dito sa atin sa simbahan. Ngayon ay ang grand prize na. Ay, hindi pa? May ano pa? Refrigerator. Anong pangalan ng refrigerator? Kondura refrigerator. Okay, nasa kamay ko na. Okay to, tama to. Tama yung number. Okay, confirm. Nanalo nga ito. From 87...
870 ba ito? B, Santa Elizabeth Street, Tondo, Manila. Okay? 0993-9005-235 ang kanyang contact number. Ang nanalo po ng refrigerator na Kundura ay si... Charito Morales. Si Charito Morales. Andyan ba? Nilipad ang 50,000. Dahil ang Pasko ay isang bata po ang bubunot. Parang ang hirap basahin. Walang solicitor. Wala po nakasulat na solicitor, pero taga Delpan po. 017 Delpan Street, Tondo, Manila. Ang number po ay mahirap basahin. Nag-end po ng 5017. Yung simula po hindi ko mabasa. At ang pangalan po medyo mahirap pero I'm sure this is it. Nagngangalang LC. Ang kanyang middle name ay, ano ba to? M ba ito? Parang M, parang W. At ang kanyang surname ay Pagsugiron. LC Pagsugiron. Ayan.
ka. Totong tao ka ba? Ha? Hindi ka robot, ha? Tao ka, ha? Hindi ka robot, ha? May magandang balita. Hindi ko sabihin. Magandang balita ay dapat pinapahayag. No? So si Elsie po ay nanalo nga. Siya nga yung si Elsie. At ang magandang balita ay ibibigay doon niya yung half sa simbahan. Ang 50 pesos naging 50 mil pesos. Congratulations. Diyan po nagtatapos ang ating grand draw. Sa lahat po ng mga sumuporta, sa mga nagbenta ng ticket, kumuha ng ticket, kahit na magkano na lang ang natitira sa bulsa, binenta pala ng ticket. Sa inyo po, maraming maraming salamat po. Patuloy po natin suportahan ang ating simbahan. Magandang gabi po. So ating Paris Pastoral Council po sa pamumuno ni Ate Portia, maraming maraming salamat po. At sa ating Paris Finance Council, sa pamumuno naman po ni Ate Ami, maraming maraming salamat po. Sa lahat po na masisipag na nagbenta ng mga tickets, sa inyo pong lahat, sa lahat ng organisasyon po, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Sa totoo lang po, parang sold out yata ang ticket, no? May naghanap pa kanina na bibili ng ticket, kaso wala na. Kaya success para ito sa ating simbahan, para ito sa ating Panginoong Jesucristo, para ito sa ating mahal na ina, Our Lady of Peace and God Voyage. Kaya po, maraming maraming salamat sa inyong lahat. Viva po ang ating pamilya! Viva! Viva po ang ating parokya! Viva! Viva po ang ating Panginoon! Viva! Viva po ang ating mahal na Birhen! Viva! Viva po tayong lahat! Viva! Amen! Amen! Tapusin na natin to. So yung nanalo po si Elsie, you may claim your prize sa office po. Ha? Hindi namin bibigay sa'yo ngayon, baka ma-hold up ka. So, nasunod na araw po sa office, i-claim ang kanyang prize. So, congratulations at para sa ating lahat po, Merry, Merry Christmas. Magsitayo na po. Ang nagsindi nitong ilaw, walang iba kundi ikaw. Salamat sa liwanag mo, muling magkakakulay ang Pasko. Ang nagsindi nitong ilaw, walang iba kundi ikaw. Salamat sa liwanag mo, muling magkakakulay ang Pasko. Muling magkakakulay ang Pasko. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Magsiho kayo habang ginagawad ang pagbabasbas.
ang Diyos na humawi sa kadiliman noong magkatawang tao ang anak niyang mahal at nagdulot ng liwanag sa banal na gabing ito, pakundangan sa kanyang pagsilang, ay siya namang magtaboy sa dilim ng kasamaan at magpaningning sa liwanag ng kabutihan sa inyong kalooban, ngayon at magpas sa walang hanggan. Amen. Ang Diyos na nagsugo ng anghel para ihatid ang magandang balita ay siya nawang pumuspos sa inyo ng tuwa para maihatid sa tanan ang kanyang mabuting balita ngayon at magpas sa walang hanggan. Amen. Ang Diyos na nag-ugnay ng lupa sa kalangitan ay siya nawang pumuspos sa inyo ng kapayapaan at kaluguran bilang mga katambal ng nasa langit niyang sambayanan ngayon at magpas sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo na makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan at pagmamahal ni Kristo. Salamat sa Diyos! Ang Pasko ay sumapi. Ay nagsikap ang tondong kalimalay. Mga buhay maangon, mabalong buhay. Nangyikaya ang ating bayan. Tayo'y magsikap upang makamtan natin ang kasaganahan. Tayo'y maraw, ang Pasko ay ipagdiwa.
sinong maglaman to.